Good morning guys. Ngayong umaga, papasyalan natin yung gulayan ni Mr. Elpidio Balola kasi mag-aani sila ng pepino ngayon at saka ng string beans. Halina't samahan niyo ako. Tapos na yung pag-harvest nila. Ayun na kasi si Mandavid, oh, pauwi na. Merong pasang sako, siguro laman niyang pipino. Ayan si ating Chief Justice, si Mr. Balakidan, mukhang pupunta rin doon. Tara tayo. Ito rin yung dinaanan natin kahapon. Pumasyal tayo. Ngayong umaga, makakausap natin yung manager ng Yara, si Mr. Manny. Kasi siya yung nagpipinance dito sa mga gulay dito sa kaligid. Iba ng bumagyo. Ayun nga yung sasakyan ni Mr. Manny, nakapike na. Mukhang tapos na nga silang kwan namitas. Ayun na si Mr. Elpidio Barola, nakita ko na. Ayan, timba-timba. Good morning po. Good morning po. Kumusta? Magandang buhay. Magandang buhay din. Okay lang po. Ito, nanimitas na naman ng ating produktong gulay, ayon pipino. Apo. Tingnan ko po muna itong mga napitas niyo kung gaano kalalaki. Good morning. Good morning. Sino itong dalawang bata na to? Mga apo-apo na po yan. Apo-apo na. Okay. Lalaki ano? So, pinaghihiwalay nyo yung kulay green at saka yung puti. Magkaiba ba po ba ang presyo niyan? Hindi ko po alam kay manager eh. Parehas lang din. Ay, okay. Ay, good morning po. Sir. Good morning po. Oh, nagbablog po ako eh. King, iyait mo yung ano. Ilipat mo yung asok to. Saan natin makulit. King, kulit ni King. Ilipat mo doon. Ilipat mo na. Ay, hindi pata. Gandang magalay. Yan, gaganda ng pipino nila. Oh. Pa sana nung unang pitas, lalong magaganda nung unang pitas. Aba, lalaki. Hello, mother. Tingnan, tingnan. Stay nyo. Andyan, may naglalakas. Ay, okay, dito muli. Ito, reject na itong mga to. Opo, reject na po yan. Kasi may tama. May tama na sa pinupunasan pa pala. Tapos lalo magandang kasi nung unang pitas. Pero ang laki. Laya, dito
kanyang kalalaki. Punta dito. Doon o. Huwag mo lang nalagay kay ano, kay Pong. Doon o. King, kung nilalapit kayo itong kuha yung puti. Lamad. Puting pipino. Hahaha. Hindi alam mo kasi rin kung magkano siyang kilang ano eh. May bibili ng 3 kilo eh. Ulo! Doon! Puntahan natin sila. Samahan natin sila sa pamimitas. Mukhang nasa kabilang dulo na sila. Hindi pa ito napipitas eh. Ayan po, namimitas na sila ng kwan, pipino. Tudling-tudling pala yung ginagawa nilang pamimitas. Galing na po ako dito kahapon eh. Nasabi niya nga na mag-harvest sila. Sige ka, ako papasya lang ko. Oh, lalaki ah. Makakarating tayo sa ibang bansa. Padasa lahat sa Saudi. Pinakamaraming views yung sa inyo. Sakit. Oh, susunod yung kay Kwan, kay Boyet. Maraming pisto kasi yung pangatlo yung kay Kwan, kay Man David. Iba-iba yung ginawa ko eh. Ah, nagkaroon po kayo ng vlog. Apo, binlog ko kahapon yung gulayan nila. Oo nga, ang lalaki oh. Yan oh. Dadali nila uli dun sa kubo. Ibubuhos nila. Yung asawa ni Mr. Elpidio Barola, siya yung nagpupunas. Nililinisan yung mga pipino. So, dito sila lumabas. Babalik ulit sila. Dito naman sila magsisimula. Ayan. Dito naman sila. Kasi dito, oh, ang dami. Kung makikita nyo, ang lalaki. Ayan, oh. Ayan, lalaki, oh. Ayan, nakabalik na po sila. Namimitas na naman sila. Ito yung medyo alanganin. Kunin mo na ano. Baka alang biyahe sa Pasko. Ito yung pitas natin isa. Papatakan pa na karo nga. Yung pitas na yun eh. Tara na. Oh, ito. 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 Ito.
Lalo nakakain ng pagkain. Yung pagkakalagay nyo, pagkakabigil ng lalaki. Dapat uliin namin yan. Ito po, dala na siya. Dala yan tayo. Ay, marama po ngayon dyan. Balik ka na lang mamaya. Dala lang tayo mamaya. Eh, laubir no. Oo. Pag gumugulang, lumalaki yung buto eh, no? Oo po. Tumitigas. Tumitigas lang lang po. Dala lang iba, ayaw na kainin. Ako ginagawa ko, inaalis ko yung buto pag ganong medyo matigas. Sir, may nangyong kamalaki yun, no? Ah, ito. Okay, kunin natin. Ayan, kunin nga po. Ito, no? Ayan, no? Lakay. Nakita ko si Man David galing dito. Kumuha pong gasolina consist, Maggie. Magagras kata ko ng pagitan. Ah, akala ko, sabi ko, siguro ka ako tapos na kasi umuwi na siya. Mamaya, masitikman mo rin itong aming pipino. Masarap lasa nito, lasang pipino talaga siya. Mahaba ang gabi. 5:30 gising na ako, sabi ko. Ay. 5:30 na eh. Madilim pa. Yan ang bunga ng kwan. Pagod. So, dadali nila ulit doon sa kubo. Para punasan, linisin at saka ire-repack nila. Ito yung sitaw. Nagsisimula na rin mamunga. Maluwang ulit ito pagka ito na naman ang inaani. Walang tigil ang pag-harvest at pagkita ng pera. Marami-rami pa to. Ilang tudling pa tong gagamitin nila. Ayun, gagawin nilang pagpitas. Si Mrs. po yung magsusupot. What? Si Mrs. magsusupot. Pag pinak nyo po, 10 kilo isang supot. Bawat isang plastic 10. Ah, 10. Sumurendo lang guhit. Ah, okay. Kasi hindi pwede eksakto sa mga mamimili. Ah, kailangan may sobra. Huwag no? Tumulang. Sumubra, kunti, huwag tumulang. Okay. Yun ang importante doon. Hindi
tayong pagkasira sa mamimili, kaya ayawan tayo. Sabi may bomba, di pwede. Di pwede kulang, basta sobra. Talaga po, takang iba, pinagigit na yung masira. Kami, hindi, ang mamimili. Alam niya kung saan ang galing yun. Oh, pagka good quality, okay. Ano quality din yun? Halimbawa ito, hindi. Kahit medyo maliit konti, basta tulad lang may damit. Apo. Yung may, mayroon bang parang butas-butas. Ah. Halos na mamanay naman maganda. Kinaklasify din po ba? Maliit, malaki, ganon? Hindi na po, parang halo. Sama-sama na halo. Sa Ampalaya kasi, meron yung klase A, class B. Sa segunda, may primera. Apo, ganon. Meron pang tersera, tatlong klase. Oh, yung mga palipit na maliliit. RR na yun. Pero dito sa Pipino, wala. Parehas lang. Gawa ng basta good. Basta good. Oo, gawa ng na-over nga daw sa laki. Pero tama na yun. Dahil talawang araw po tayo. Oh, over sa laki. Eh, di maganda yun. Talagang lahi yatang maganda lang. Oo, maganda yung kwan eh. Lupa. Maganda yung impact ng pagkaka tanim o pagkaka yung pagsasaayos ng taniman. Kaya na yung ganyan, para nasisikatan araw yung puno. Ito nila na initan yung puno. Hindi na ako na ito talaga rigid na yan. Ayan pong may tama na yan. Hindi mo nawawala kahit sa anong halaman. Pero 99% pa rin ang ganda ng apa quality. Taro, naminitas sila doon. Ah, sige, tingnan ko. Aray, continue. Ang dami na. Ito naman yung mga sitaw. Opo. Na napikas nila, oh. Ahaba. Pono aso, ah. Poke. Boom! Ahaba, sipag ng mga bata magpunas, ah. Paano po yung pinipili yung mahahaba? Opo, iniyo lang yung reject. Iniyo pagkatapos, sa isang tali po, ilang piraso, binibilang nyo din? Dalawampu. Sa isang ganito. Ah, okay. Dalawampung piraso. Opo, kaya yung iba namimili ng mahaba, ano po, pwede rin. Kaya pala namimili sila kasi bilang. Yan, iwan na natin muna sila. Puntahan natin yung namimitas ng sitaw. Natin tubig sa ta drum pandilig nila eh, pero ngayon hindi naman kailangan na magdilig kasi madalas umulan. Ayan o, makikita nyo basa yung lupa. Lapitan natin mga namimitas ng sitaw. Putik ng daan, oh. Kaya kailangan nakabota. Uy.
dalawang kasi kaya hindi na ma-experience tuloy eh. What, marami pong tama? Pero dun sa kabila ang hahaba ng bunga. Ito, sinampay na. Pero mahaba. Kamay-kamay lang. Ala ng lalagyan. Yan, napitas. Oh. May iwan sa dulo lalagyan namin. Ito taba o. Oh. Kataba. Pero parang malapit lang ang gumulang. Pag hindi napitas na niya, susunod napitas, hindi na yan. Oo. Oh. Wala raw. Sa 26 na daw ang kwan. Next na pitas kasi holiday. Kaya pati sa pipino, yung mga alanganin kinukuha na nila. Yan si Claire, yung anak ni Mr. Barola. Kasamang nag-aani. Ano to, sibuyas? Diba, may tanim din pala siyang sibuyas. Oo, ayan o. Kahapon din namin nabanggit ito. Ang luwang o. Malapit lang sumikat yung araw. Oh. Sisikat pa lang. Ito, tanim nilang palay. Ang ganda din. Oh. Alam nyo guys, ang isang sa paborito kong gulay yung talbos ng sitaw. Masarap yan. Nung nabubuhay pa yung nanay ko, yun ang isa sa mga paborito kong iniluluto niya. Mga payat yung bunga o hindi pa gumugulang kaya ganyan. Ito, sinasampay nila sa kwan para sa letting para hindi sumait sa lupa at hindi masira. Natatabaw. Yan.
na, dadali niya na sa kubo yung mga napitas niya. Ayun pala, nakalagay sa sako. Ito ang buhay dito sa probinsya. Masipag ka lang magtanim ng gulay, kikita ka ng pera. Yan, yan ang payak na pamumuhay dito sa aming probinsya dito sa Nueva Ecija. Guys, yung mga ibang kwan, sitaw na napitas, may mga tama. Yan, oh. Makita nyo yung bandang dulo, sumasahe daw kasi sa lupa kaya ganyan na nagiging itsura. Yan, anyway, mabibili pa rin naman yan. Ay na si Mr. Barola. Papunta na dito. Malapit na sila makayari. Ay naman si Mr. Manny, siya yung manager ng Yara. Siya yung siya yung financier dito sa Gulayan. Pati yung kamatisa ni Mandavid, siya din ang nag-finance. Magandang pandayat po yan eh. Parehas lang sir ang presyo nung puti saka pulay green. Opo. Ay, parehas lang. Ngayon lang sila lumalaro sa taas mo. Ayun sila oh, yung mga nagre-repack. Tatlo sila doon. Doon nila ibinubuhos yung mga napipitas nila. Ayan oh, nakikita nyo.
kasi malakas makabusog to eh. Pipino. Nung nasa abroad ako, ganyan. Pagka... Hindi na ito tinalot-talog pa na sa ibang bansa eh. Hugasan lang. Ah, hugasan lang, o. Oh. Opo, ganun nga. Kasi nasa balat daw yung nagkawalong yung... bisita din sa nga. Nung itong sustansya. Kinakain yung balat, hinugasan lang. Tingnan natin sila kasi mukhang magre-repack na kung paano nila ginagawa. So ganyan po ang ginagawa nila na pagre-repack. Inilalagay doon sa bukas ng gabi. Supot. Mauubos mo yan. Tapos titimbangin. Mauubos mo yan king buka. Dala mo pa din pala yung tinutulong. Oh! Siyat-siyat yan mo, baya. Aring. Siyator mo yan king. Tonto ka sa'yo si Imbin eh. Ha? Imbin? Tonto ka yung friend mo sa'yo eh. Meron ba? Ten kilos, ano po? Gagastusan niyo kamo. Palaki pati dalawang tari daw. Mahirap pa mo magtatanim lang tayo tapos hindi na gagastos. Sayang lang yung sayang pago. Sir, yung lupa ba dito sa Kalikit talagang panggulay? Eh, actually po wala naman po konti na pinipili ang lupa eh. Basta po mayroong source ng tubig. Ah, oh, yun ang importante sa lahat. Nakakuan lang po nila na palay lang talaga. Pero ito pong lugar niyo ideal sa gulay. Okay. Kasi tulad po dyan sa gawing parte ng kababaan ng kabanatuan. Tulad po ngayon, nakita niyo. Sunod-sunod ang kalamidad. Opo. Lahat ng magugulay sa baba, lugi. Oh, kasi lumubog. Kaya kung dito po sa inyo matututunan. Mataas yung lugar namin eh. Yun nga po. Tawag na palusot na gulay dito sa inyo. Makamahalan ng presyo, no? Hindi po. Talagang ideal po yung lugar nyo na ano. Pwede kayong magpalusot nga ng gulay. Ngayon po kasi, hindi na naman namamanahon ng gulay eh. Full year round na pagtatanim. Kaya lang, kailangan po talaga meron kang lugar na maganda. Tulad nga po dito sa Kalikit, malayo sa baha. Nung araw, pagka ganito mga pantok, walang pakinabang to? Eh, ang kwan nga po nung araw, konti. Yun nga po, na nasanay tayong magsasaka. Akala po natin, palay lang ang kaya natin itanim. Yun lang laging produkto dito eh. Opo. Sahod ulan. Pagkatapos ng kwan, pupunta na naman nila magkakarpintero. Pero sa ano, alam niyo po ba sa 1,000 square meters lang na lupa, pagka naitama mo sa gulay, katumbas na yung 5 hektaryang palay. Pwede, pwede po. Kasi sa siling Taiwan, eh, magkano kilo ngayon? Sa siling Taiwan, 1 kilo, katumbas ng 1 kabang palay. Opo. Sa 15 pesos ang halaga. 7.50 po ang 1 kilo ng Taiwan. Eh. Oh, bumili nga po ako sa tindahan kahapon, 3 piso isang piraso eh. Kumain po kayo sa rin. Opo, sa tindahan kahapon, 3 piraso, 9 pesos. Dati po ang sili, nakalapag lang doon sa kuha nila. Ngayon, pagka gusto mo ng sili, hingi ka sa kanila, kalahati pa ibibigay sa inyo. Dito po sa mga inasal. Sa mga kainan, tulad po sa kambingan, di po ba, uso yung sili. Opo, opo. So, ngayon po, bago kayo makahingi, ay makapaglagay ng sausawa na sili, hihingi pa kayo sa counter.
Eh, dati-dati, nakalakad lang doon. Kaya dito po sa inyo, talagang ideal po kung matututunan ng mga, ano. Kaya lang, ang isang magsasaka nga po ng, ano, ng palay, pag nag-umbert sa gulay, sabihin, walang puhunan. Ayun. Yan po ang isang problema ng magpapalay. Oo, kasi karamihan ang magsasaka, inuutang yung puhunan. Oo, po. Tapos yun nga po yung source ng tubig. Mahirap. Pero dito po sa inyo, hindi, ano, hindi mahirap umanap ng source ng tubig. Yung utol ko isa, nagtanim ng siling Taiwan dun sa, kuwan niya, sa bayabasan niya. Oo. Malapit na ding makahalaw yun. Mag-harvest. Halaw-halaw lang kasi po nasira ng bagyo eh. Eh ano po, basta buhay, alagaan lang po. Ikita po ito ngayon. Apa. Minsan tumama yun dyan sa sitaw. Yung nasa pulya yung kamahalan. Sitaw, pepino, upo. Yan po ang magagandang tanim. Yung makalawa, harvest ka. Oo. Na nila yung tagulan. Kaya nga, lugi na. May source po sila ng tubig kahit maliit na area. Kahit po ano lang, kahit 1,000 square meters lang. Lupa ko na ibenta ko na lahat eh. Na timing. Yun na yung natali-tali na sitaw. Bawat isang big case merong dalawampung string beans pali. Pero yung mga baluktot di na nila sinasama. Unang ani na maraming tama kulang sa pabango. Malilibutik mo na Bob, titino medyo na iwang malaki. Oo, oh, tay. Nandun, tay. Okay. Itindir na pala ng ani niya uli niya. Ay, nakalay. Baka tay kasi yan eh. Alam ang biyahe ng nakaka-anim na pak na sila. 60 kilos ba? Oh, sige, just po yan. Huwag lang po yung may naman. May ano. Kulang lang isa. Bakit? Natakot tayo sa hangin eh. Magkahangin na raw eh. Binaba namin. Eh, hindi naman pala. Pwede po yan, basta yung mahaba. Ayan po, nakaka 8 bundle na. Magtagot sa hangin. Gano po yung pinakamahal na kilo ng pepino? Eh, bali ngayon po, maganda yung presyo na yun. Pero sa maabot po ng 40 pesos per kilo pepino. Hmm. Yung nakaraan po, 30 ang likida nila eh. Bisa nga yung repolyo oh. Ganito kalaki, 48 pesos, apat na guhit, 48 pesos. Putsa, nalula ako sa presyo. Puset. Ngayon, Diyos ko po, yung 20 parang muta na lang kalaki.
maganda ng posisyon ko doon sa may kaya ng tricycle ng mga estudyante. Ah, sa Jairio? Artillo po. Artillo. Kal- ah, akala ko Shoka eh. Mandaluyong. May Boni. Ah, Boni. Boni up. Sa nga munisipyo. Siyam na. Pansampo na yun. Tabuan po, Sir. Ah. Kaulayaw ko lang mga ibon, mga monkey. Totoo yan, dito sa boundary ng Laguna, Quezon, Batangas. Doon sa Mount, Mount Malarayat. Malarayat yan. Tumira ko doon siya na buwan. Wala kong kahalubilong tao. Kundi mga ibon lang. Tuwing madaling araw, gigising nila sa pamilitan ng awit. Totoo po yun. Walang halong hambog yun kasi ako matanda na, ayaw kong maghambog. At pagising ko sa madaling araw, kakapin agad ako. Nag-iisa ko na nirahan. May dumadala lang sa akin supply. Ano ba, pang dalawang linggo, wala akong problema. Supply, pang dalawang linggo, mga halimbawa, isang kilong hawot. Bawat ulang po isa, di matagal maubos yun. Ano yung hawot? Yung tuyo. Ah, yung tuyo. Hawot sa amin tawag. Dadala na ko, halimbawa, limang kilong bigas. Kayo ibon, magang-maga, namimitas kami. Kung bakit mo sagtapat kami sa mo? Aba. Sige ang huni niya. Nawawala daw ang kanyang asawa. Sabi ko, di ko alam kasi may namaril niyang kagabi. Yung totoo po yan. Ayaw nga nila maniwala. Sige ang huni. Pag sabi ko, di ko alam, umalis na uli siya. Hanap niya asawa niya. Kaya, kung maaari, huwag natin ubusin ng ibon. Darating ang panahon, wala na. Yung isang araw, may kilyawan dyan huni-huni. Nawala na rin ulit. Yan ang ayan ang tinatawag na yaman ng kalikasan ng ating mga ibon. Mm. Mga tuwing makikita mo may mga ibon diyan, diyan may iwak diyan dalawa. Nang ito gata. Kaso marami nga ang hunters. Ang dami nagluluto ng ibon. Sila nga mga ibon, gusto nilang mabuhay. Tayo pa kaya namugutor natin tayo mabuhay. Ibon din pa kaya may pangarap din sila sa buhay nila. Ganun lang 'yon. Kung ano tayo, ganun din sila, may puso't damdamin din sila. Sana naman, ang pugo, maubos na. Pag may dala-dala na panghuli, may aso pa. Totoo po yan, kumari, wag na, ingatan natin ang mga lamang, ano, natawag laman ng kalikasan yan. Ito. Apa. Mga alaga ng kalikasan. Ang tawag niya sa atin, kasama sa kalikasan yung mga basura na yan. Pwede sunugin ng plastic sa orang nakakalanghap na tao. Kasi lifetime yan, hindi yan nabubulok. Ang huwag natin susunugin yung mga dahon na yung ganyan. Ayan eh, kasi parang organic yan eh. Kaya mabulok, ano po? Magsubok ka, magsako ka. Nakailang sako na kami ni Ate Claire doon ng pagkakadalong buwan, tunaw na uling sako, eh nagkakalat lalo yung mga plastic. Pero kung sinusunog yan ng tiyunti, sa kompo ako, sa national ako nag-seminar ng ganyan. National, hindi sa talaga national ang nagpa-seminar pag bilog Quezon. Pwede sunugin, kasi yun, tarata. Lifetime yan, hindi masusunog. Pag nanod ng baha, isa-isa nagbabara sa... Kahit pa sa Laguna, pinasisimot ito sa sapa. Sa mga sapa-sapa, di ba ikaw isang pamilya? Walang hanap doon sa tinirang ko sa barangay. Lima kayong pamilya, sige, araw ninyo ngayon. Maninimot kayo ng basura, lilinisin ng sapa. Yung ganun pong pagmamahal ng gobernador ng Laguna sa kalikasan. Kaya bawal magtapon ng basura, gano'n rin. Pagkahapon, pipirma na atinas na kayo pagpasok. Pagkahapon, mayroon si Gub. Gub, si CAR. Para, si AS ito. Kaya si CAR na paltan. Totoo po yan, bawat barangay, may isang barangay captain. Mayroon siya ng limang tao araw-araw, lilinis sa sapa. Bukod yun sa mga pangkalsada, iba yan, yung mga purpose yan. Sasa. Oh, tingnan mo, laki. Gabaraso ah. Ayan o, oh. Sige na, pakita mo, huwag ka lang mahiya. At panoorin mo sa YouTube yan. Oh. Wow, bida ka ngayon. Ano yung YouTube channel? Ayan, patapos na yung pagre-repack nila. Konti na lang. So, bali nakaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bundles, 150 kilos, pero meron pa. Ah, okay. So, ang presyo po ng sitaw, 140 pesos, 100 piraso.
Tatlo lang, sir. Napakamahal din pala. Ang pagre-repack po ng pipino, nakaibabaw yung pinaka yung sa tangkay. Bandang taas. May diskarte rin pala. Kuya Chris, butas. Kuya Christine, butas to. Oo. Sir, buto ba itinatanim yung pipino? Ah, buto. Ala, pinupunla. Buto po. Ito na pong ipunla kaya ng matulad direkta na kagad. Direkta na. Palaki yan, no? King, oh. Tapos na yung pagre-repack nila ng gulay. Yan. 220 kilos yung na-harvest nila na pipino. So yan guys, tapos na yung ating pag-harvest ng pipino sa kasitaw. Dito na natin puputulin yung ating video. Till next time. Thank you.